Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. My name is Jess Kama. For today's video, I will going to share with you some important essentials or requirements in this new normal hiking. Since a lot of you were asking me in my previous video na ano nga ba yung mga requirements? Kailangan ba ng swab test? Kailangan ba ng rapid test? Ano nga ba yung mga kailangan? So, gumawa po ako ng video para sa inyo na gustong mag-hike pero hindi nyo alam kung ano yung mga dadalhin nyo. Sana po makatulong tong aking video and please continue watching. And kung bago ka lang sa channel ko, huwag mong kalimutang i-like, i-subscribe at i-click ang notification bell button para updated ka sa aking mga videos. Without further ado, let's start in number 1. So, number 1 is travel pass. Kailangan po natin ng ID. Kailangan po natin ng barangay clearance, medical certificate, may mga ibang lugar na maseselan, kailangan po ng rapid test or swab test. Like for example, ang Baguio, hindi po ata sila tumatanggap ng mga tourists nang wala po silang swab test. So, research po muna kayo sa place na pupuntahan ninyo para at least hindi po masayang yung pagod ninyo sa pagpunta doon, then wala po kayong mga requirements. So, yan, may mga lugar na medyo hindi naman po mahigpit and kahit medical certificate lang po na maisisecure po natin sa ating mga barangay. Yan, kumuha po kayo ng medical certificate ninyo sa barangay ninyo para ma-assess din po nila kayo kung pwede ba kayong mag-travel. And number 2 is your face mask and your face shield. Yan, kahit na tayo ay pinapayagan na po na magpasyal-pasyal, kailangan pa rin po nating i-practice yung social distancing. That is very important po kasi iniiwasan pa rin po natin yung COVID-19. Yan. Dahil tayo ay nasa pandemic pa rin naman. And kailangan nating maging mabuting mamamayan at sumunod sa mga protocols ng ating gobyerno. So, number 3 is kung ready na po ang inyong travel pass, secure nyo na po ang inyong mga medical certificate, at meron na po kayong face mask at face shield, and ready na kayo, i-ready nyo na po ang inyong backpack. Ready nyo na po ang inyong backpack dahil doon po natin ilalagay ang ating mga gamit. Huwag po tayong magdadala ng maleta, naiintindihan ko po, excited ka na. Pero huwag ka namang magdala ng maleta. Diba ba pupunta, girl? Mag-hike ka, diba? So, yan, hindi naman importante kung signature yung bag mo, basta komportable ka dyan, pwede na yan. Kahit yung mga lumang bag mo, pwede naman po yan. Kung mas maganda kung waterproof siya and durable, okay na okay yan. Wag na po tayong gumastos ng malaki dahil okay yan kung mas gagamitin mo naman siya sa mga future events mo. Okay nang bumili ka. Pero kung medyo nagtitipid tayo, okay na po yung mga bag natin na mga kung saan tayo komportable na mailalagay po natin yung mga gamit natin na safe. And that's it. Number 4 is, yan, kung ready na yung backpack mo, i-ready mo na rin yung footwear mo. So, number 4 is footwear. Nasa sa inyo po yun kung saan kayo mas komportable. Kung sa hiking shoes ba or sa hiking sandals. May mga kaibigan ako na mas komportable sa hiking shoes. And may mga friends din ako na mas komportable sa hiking sandals. So ako, mas komportable po ako sa mga sandals dahil kung sakaling may madaanan po tayo mga putikan or mga waterfalls, ganyan. Ready po yung ating mga paa na magbasa. And di na natin kailangan iiwas yung mga sapatos natin. Pero kung may dala naman kayong shoes, okay lang din naman yun. Tapos magdala na lang kayo ng mga sandals para ready din kayo. May mga mabibili naman kayong mga sandals na mura. Bili ako ng sandals sa SM. Pang 400 lang ata siya. Or nasa 400 to 500 pesos. Number 5 is your hiking attire. Very important na i-consider mo yung hiking attire mo na kung saan ka din komportable. Yung mga iba, mas komportable sa nakapanty lang. Kaya nyo sila. Huwag kayong magpanty lang, girls. May mga shorts naman dyan. Kahit na mura lang, may mga leggings din dyan. Ako, mas gusto ko yung leggings kasi mas masisecure mo yung legs mo sa init and sa putik, sa minsan malamig din kasi yung panahon, kaya mas maganda yung naka-leggings kayo. Magdala din kayo ng jacket. And sa mga girls, mag-sports bra kayo kahit wala kayong... Alam nyo na yun, girls. Sa mga girls, mag-sports bra kayo dahil mas komportable kasi na... Alam nyo yun, minsan parang... Minsan matatanggal siya, ganyan. At least sa sports bra.
parang secure feeling mo, secure ka, may protection. Sila ka din ng, yung iba nagdadala ng mga gloves and mga raincoat, ayan, yung mga hiking attires. Pero kung wala naman, okay lang din naman, magdala na lang kayo ng plastic para ma-secure nyo yung bag nyo, and kung wala kayong kapote or yung payong, magdala kayo ng malaking plastic bag. Ayan. Dala din kayo ng sunblock para medyo hindi po masunod yung balat nyo kung sakaling sobrang init talaga, guys. Number 6 is your trail food. Magdala kayo ng breakfast, lunch, or pang dinner ninyo na very light lang naman. Huwag kayong magdala ng sobrang bigat. Yung alam yung makakain nyo lang. Yung iba, nagdadala lang sila ng mga sandwich for their lunch. Ayan, choice nyo naman yun kung ano yung mga food na dadalhin nyo. May mga iba na nagdadala lang ng mga delata. And ayan, magdala din kayo ng mga trail foods na habang naglalakad kayo para pampalakas ng pampaboost ng inyong energy. Magdala kayo ng chocolates. Iba, nagdadala ng mga jellies. Ayan, mga candies para hindi kayo natutuyuan. Magdala din kayo ng water. Kahit mabigat po yung water, huwag naman po kayo magdala ng dalawang galon na napakalaki. Yung alam nyo, kaya nyo ubusin lang. Anyway, sa mga madadaanan nyo, minsan may mga nagtitinda naman kung naubusan na yung mga tubig ninyo. Makakabili naman po kayo doon ng mga water, energy drinks, ayan. Para hindi po kayo ma-dehydrate. At last thing ito, additional na lang po ito, nasa sa inyo po ito kung gusto niyo po kong dalhin or hindi. Dahil tayo ay pinalaki ng ating mga magulang bilang isang Girl Scout of the Philippines, kailangan nating magdala ng mga medical or personal hygiene kits natin. Kung dala po tayo ng mga gamot or mga band-aids, ayan, mga personal hygiene kits, may mga CR din po kasi doon na minsan wala pong water, so magdala po tayo ng tissue and wipes para alam nyo na, gagamit din natin sila. So, ayan, magdala po tayo ng mga flashlights. Kaya kung wala naman, pwede naman yung mga phones natin. And plastic bag talaga is very important para may paglalagyan po kayo ng mga basura ninyo. Dahil hindi po tayo pwede magtapon kung saan-saan. And, ayan, magagamit din natin siya sa mga basang damit natin and sa mga manaruming gamit natin. And since nasa new normal na po tayo and hinahayaan naman po tayo ng government natin na mag-travel, maging responsable po tayo at huwag po tayong maging abusado sa kapaligiran natin. Irespeto po natin yung mga kasamahan natin and sumunod po tayo sa mga protocols na binibigay ng government. Irespeto din po natin yung environment na binigay po sa atin ng Panginoon and para hindi po tayo pagbawalan and magpatuloy pa rin po yung mga ganitong klaseng activity na pag-hike. And maraming salamat po sa panonood ng aking video. Sana po nakatulong po ito sa inyo and sa mga may gusto pa pong itanong na kung may ma-share din po ako sa inyo, i-comment nyo lang po sa baba. And don't forget to like, subscribe, and click the notification bell button for more videos. Thank you! God bless!